Uhoy, alam nyo ba, may binabasa akong libro ngayon na nabasa ko na sa dati nung high school. Pero ito yung parang sinisimulan ko ngayon para, alam nyo, yung parang tagal ko na kasi hindi nagbasa ng libro. So parang hindi nalalangisan yung, ano, yung reading skills ko. So yun nga, yung binabasa kong libro ngayon, yung The Giver. Ano siya, parang pinabili kami nung dati nung high school kami para i-book report. Tapos naging movie siya nung 2012 pala. Mga 2012 or 2013 gano'n. Pero alam ko mas nagustuhan ko yung book na yun kaysa dun sa movie version niya. Kasi yung movie version parang pumangit. Kasi parang tinatry nilang gayahin yung Hunger Games. Binabasa ko siya ulit. Tapos nag-reactivate ako ng Goodreads. Yung alam, kung alam niyo yun yung app na Goodreads. Para tatry ko ulit basahin yung mga libro na binili ko kasi medyo napupuno na yung shelf ko dito and ni isa yata wala pa ako natatapos na libro. Anyway, kaya ko ito kinakwento kasi yan ang episode natin ngayon. Welcome to the Why Podcast. Ang episode natin ngayon ay How to Read a Book from Start to Finish. Sa episode na to ay may kasama tayong isang very, ano ba tawagin, bookworm. Hindi naman offensive yun, di ba, yung bookworm? Hindi naman. Parang medyo bookish or bookworm na bibigyan tayo ng tips kung paano ba makapagtuloy sa pagbabasa or gawing habit ulit yung reading, lalo sa mga novels, fictions, ganyan, at kung ano pang libro. The Voy Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Google Podcasts, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.voy.com for more info. Ako si Chikoy, ang inyong host, and kasama natin ngayon, nagbabalik. Kung matatandaan niyo yung isa nating episode from Season 1, yung The Icons of Horror, nandito siya ulit ngayon, si Raijin. Pero pakilala natin siya ngayon sa kanyang tunay na pangalan, si Mark Rainiel Maranan. Yeah, it's full na full. Parang hindi ako sanay, parang sanay ako Rai or Raijin. Yeah, Raijin. Yeah, it's fine. Pero sige si Mark, parang hindi nga, Mark. Hindi ko talaga, hindi ako talaga sanay. It's Rai na lang, sige, Rai na lang. ano yung moniker mo sa ano? Di ba sa Kumu? Yeah, so sa KBS, so yung Kumu Big Streamer. So yung moniker ko dun is Book Lover Boy ng Batangas. Ayun. Ayun. Pero nasa Batangas ka ba ngayon? Yeah, nasa Batangas ako. Oh, akala ko nasa Laguna. Sa Laguna ka. Hindi, Batangas. Batangas. Saan sa Batangas? Batangas. Sa Santo Tomas. Santo Tomas, Batangas. Yan. Bagong lahat, bago natin simulan yung main topic natin, syempre magsasagot muna tayo ng isang tanong mula sa banga ng buhoy. Tanong lang. Ang nagtanong, si Galactus. Tapos yung tanong niya, what is one opinion of yours that you think will never change? So, since nandito si Raijin, sasagot siya, and sasagot din ako. Siguro sa akin, yung isang opinion na feeling ko never nang magbabago is yung impression sa akin na I'm part of the LGBT community, which is not. So, siguro nagbe-base kasi sila sa the way I talk, the tone of my voice, the way I act. But then, it's just me lang talaga. Kumbaga, fem lang talaga ako kumilos, yung boses ko is ganito lang talaga, the way I speak, the tone of my voice, ganito lang talaga siya. Pero wala eh, ganun talaga. Pero I'm a straight guy pa rin talaga. And hindi ko na, parang dumating na rin ako sa point na sige, bahala na kayo kung anong gusto niyong isipin, basta alam ko kung sino ako. So yun yung sa akin. May mga times na pag kunwari nag-voice record ako, din pinapakinggan ko. So oo nga, parang medyo ganun nga yung dating niya. Pero may mga times din na gusto ko siyang baguhin, pero hindi ko siya mabago. So I just accepted it na lang. Sabi ko, sige, bahala na. Kaya ito talaga tayo eh. Hindi ko na siya mababago. And siguro, isa na rin ito sa mga pwede kong maging trademark na parang, lagi akong napagkakamala ganun. But then parang nagugulat na lang sila na, ay, hindi. Ganyan lang talaga siya. So, yun. Yeah, hindi ako na-insecure na ngayon
parang hindi na. Tsaka kung tutusin naman, hindi naman pare-parehas ng mga tao. Yeah, ayun parang nga. May kanya-kanya tayong traits na wala sa iba, na hindi mo pwedeng i-count din yung sarili mo sa isang ano, sa isang mold, ganyan. Yes. Ito medyo current events to, na medyo controversial. Alam mo yung nangyari dun sa ano, di ba? Yung parang road rage incident recently. Yes, yes. Feeling ko yung opinion, ano, tama naman siguro yung pagkakagising. Opinion of yours na tingin mo hindi mo babago is hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan ng mga kapulisan. Most of them, wala lang. Parang medyo agree ka ba sa akin or hindi? I mean, parang... Somehow, yeah. Siguro may part lang din talaga sa akin na may mga ibang kapulisan na hindi talaga katiwa-tiwala. I mean, hindi naman sa nagja-judge tayo, pero minsan naman talaga makikita natin sa actions nila. Pero may iba namang kapulisan na alam mong mabuting pulis. Kumbaga, sabihin natin na yung percentage, sabihin natin 50-50 na lang din yung percentage. Sige. Para medyo safe and medyo pero, makatotohanan din. Kasi hindi natin masasabi din na parang pag narinig mo yung salitang pulis, parang ito yung magliligtas sa atin, ito yung magpo-protect sa atin. Kasi nakikita natin sa news lagi, di ba? Parang bukod dun sa road rage incident na yun, yung pulis na nanutok ng baril, medyo nakaka-bother siya panoorin. Nakaka-ano din. Plus yung may isa pang incident, yung sa Navotas naman, yung nabaril nila yung teenager, dahil inisip nila yun yung hinahunting nila na parang drug lord ba or parang sa sindikato ganyan. Yes. Wala yes, lang. Or parang ganun kasi ang parang ganun ang finifeed ng news ba? Parang ito ang ano, headlines lagi eh. Parang madalang makarinig ng sobrang good news sa mga news. Di ba? Actually. Yeah, actually. So yun, sa opinion ko ganun. Parang yung system ng mga kapulisan. Hindi lang sa Pinas actually, parang sa US, kasi minsan lumalabas sa TikTok ko yung mga, syempre mas malala doon, di ba, lalo na sa ano yun, yung parang sa racism. Racism. Madalas, yeah. Madalas talaga yung mga police. Pero hindi naman siguro lahat, pero mostly ganyan. Like, yung papakita talaga nila yung power nila na since sila nga yung law enforcer. Law enforcer nangyayari is parang, minsan lumalik pa sila dun sa kung ano lang talaga dapat yung tungkulin nila. Yeah. So medyo sensitive. Pero yan, yun yung tanong natin namin sagutan. Galactus, sana masaya ka sa sagot namin. Sana so, satisfy ka namin. Yun. So ngayon, kailangan na nating dumiretso sa ating main topic. Kailangan ko kasi tulong mo talaga, ano, Rai. Yeah. Actually, natawa ko dun sa intro mo kanina. Pero sige. Nabasa ko na kasi yun, yung The Giver. Nabasa ko siya nung high school. Alam ko yung main... Di ba ganun kapag nagbasa ng libro? Yeah. Pag tumagal na hindi mo na siya nabasa, nakakalimutan mo yung detalye, pero nagigets mo yung parang ito yung start nito, yung middle ng book, and yung ending. Yeah. Actually, ganoon naman talaga kapag nagbabasa, hindi naman lahat ng eksena talaga matatandaan mo. So may mga eksena lang doon na naging malakas yung impact sa'yo or nagandahan ka lang talaga. Kaya yun yung mas tumatak. So yun. Pwede ko ba tanong sa'yo kung ano yung first book, yung parang yung ito yung unang-unang mo nabasa na parang nag-start na ng love mo sa pagbabasa? Ganun. Okay. So actually, kapag tinatanong kasi ako ng ito lagi kasi yung tinatanong sa akin kapag nalalaman nilang bookworm ako. Ano yung unang mo nabasang libro? So hindi ko siya nasasagot kasi hindi ko alam kung saang timeline ako magsisimula. Well, kung tatanungin niyo ako kung paano ako saan ako nagsimula na mahalin yung libro. Bata pa lang talaga ako is mahilig na akong sa libro. I mean, una kong libro talaga is Abakada. yung dahilan kung bakit napapalo yung mga bata. Doon ako nagsimula matutong magbasa, literal. And then, nung medyo marunong na ako, si mama kasi mahilig din siya magbasa, yung mga pocketbooks naman niya na hindi niya pinapahawak sa akin kasi baka daw masira ako. So, dahil makulit ako, medyo sneaky, babasahin ng kaunti. Pero hindi ko nagigets yung pinakakwento. Siguro, ang pinakaunang libro na nabasa ko, na binili ko, at talagang nagustuhan ko is
Percy Jackson na. Ah, yun yung ayan na. Una mong pinalo. Para ilang libros yung series nan? Kasi parang ang dami niyang spin-off, di ba? Pero yung kay Percy Jackson alone, 5 libro lang siya. Mm. So yan, yung libro ko na yon is actually niregalo pala siya sa akin. Ako lang yung bumili. Niregalo siya sa akin na nakaset na siya. So yun yung unang-unang libro na talagang alam kong binasa ko at nagustuhan ko. At alam mo yun, parang, okay, sige. Parang dahil dito mapagpapatuloy ko na yung journey ko with the books. Kasi true enough, after kong mabili yun, after kong mabasa yung mga yun, doon na ako ulit nagsimulang mag-collect ng books. So nag-start ako sa book sale na tawag dito yung 25, 75. Yes. Ayan yung book sale. Tapos hanggang sa nag-fully book na ako. Yan, medyo tumataas-taas na yung mga gusto ko. Dumadami budget. Pag fully book, medyo mahal, di ba? Oo. Ay, kasi nandun naman ako sa Manila that time na nag-fully book na ako. And nag-avail ako ng card nila para medyo bawas ng konti yung gastos ko. So, ayun, yung parang simula nung nagkaroon ako ng Percy Jackson, yun, parang sabi ko, sige, eto na to. Sisimulan ko na siya ulit. Kasi during that time, nag-work na ako. So, alam ko may pambili na ako. So, yun, parang nadire-diretso ko na siya. Yun lang. Ako din gusto ko rin mag-share. Pero high school ba to? High school ka nagbasa? Nag-start magbasa? Hindi. Actually, parang working na ako eh. Nung nag-start na ako ulit. Gawa ng, syempre, during na elementary and high school and college, wala akong pambili ng libro. And hindi pa uso nun yung mga e-book since yung phone natin nun is yung 3310, ganyan. So wala talaga akong, unlike ngayon na sobrang accessible na siya. So working na ako nung nag-start na akong mag-collect ng books. Naabutan mo ba yung Pandayan? Or hindi ko alam kung meron sa Batangin. Pandayan Bookshop. Yeah. Oo, naabutan ko siya. Kasi ako naman kasi di ba siyempre nung yung bata tayo, parang medyo early 2000s pa lang yun or 1990s, ganyan. Mm-hmm. So yung mga sikat na books nun, kung naalala mo, kung medyo same yung nasa memory mo, marami nun yung mga crime. Pero ang binibili ko siyempre yung children's book na mystery books, like yung Nancy Drew, ganyan. Tapos yung mga horror books like yung Goosebumps. Yes, tapos meron pa yung Choose Your Own Adventure ba yun tawag din. Yung parang kumari mag-start ka page 1 tapos kailangan mo mag-jump kung saan yung choice na pipiliin mo. Nakatry ka makapagbasa naman? Actually, hindi ako nakapag-try. Parang hindi na yata naglalabas ng ganung series ngayon. Pero yun yung mga madadaling basahin kasi manifest. Tapos, syempre, bata yung mga bida. Nakaka-relate ka. Pero yes, syempre, yes. Nung tumanda ako high school. Hindi, medyo high school. Kung kilala niyo ako, syempre, pinangalan ko pa nga sa anak ko yung isa. Tawag dito? Yung Lemony Snicket sa Series of Unfortunate Events. Mm-hmm. Yan. Kasi nung time na na-release yung movie noon, merong parang movie version ng libro na pinag-combine ng tatlong books. Pero medyo na OC ako, bumili pa rin ako nung syempre nung book version na parang classic version kasi parang mas maganda yung yung aesthetic niya pag, 'di ba? Pag hindi yung exactly. Repack, parang hindi na repack yung book. Tapos yun, kung sa'yo nung nag-work ka na, saka ka parang natuloy-tuloy magbasa. Sa akin naman, parang nung nag-work na ako, saka ako nag-stop magbasa-basa. Kasi doon din ako nagkaroon ng iPhone. yes. Oo. Actually, yun yung kalaban kasi, eh. Oo, yung distraction ba? Oo. Na imbes na magbabasa ka, parang you have to check your phone, may nag-chat. Paras kapag may nag-chat, wala na, saan sabi na yung book. Parang ganun yung mga scenarios na nakikita ko palagi. Mm. Kaya, unfortunately, parang nakakalungkot yon para sa akin na as a bookworm, na kumbaga instead of spending time to yourself, alam mo yon, nagre-relax ka lang and you just enjoy what you're reading, nadidistract ka kaagad. Kumbaga ang bilis makuha ng attention ng mga tao ngayon, lalo na kapag kaharap yung phone. So wala lang, sabi ko nga sana guilty ako dyan. Ako din na. Kahit bookworm ako, nagigilty pa rin ako. Pero minsan nilalayo ko nga yung phone ko. Or kaya, ginagamit ko mismo yung phone ko as a device para mas makapagbasa ako. Parang ganyan. Mm. So,
kanya-kanya talaga din ng ano ng diskarte ba para lang makapag-focus ka sa Magtuloy isang yung bagay. Pagbabasa. Yes. Yan, speaking of bookworm, paano ba natin i-define yung bookworm? Parang in one year, ilan ba dapat yung mabasa ng isang bookworm? Para hindi siya mahiyang sabihin na, ah, mahilig ako magbasa ng libro, na bookworm ako. Parang para sa'yo, anong mo? Meron ba tayong count na kailangan ma-achieve? Hindi ako mag-agree na kailangan may count bago ka matawag na bookworm. Actually, para sa akin, ang isang bookworm is someone na mahilig magbasa lang talaga. Kumbaga, yun yung pinaka-shallow detail about the bookworm. Pero, being a true bookworm is makikita sa kanya yung kung gano'n niya kagusto or kung gano'n niya kamahal yung pagbabasa, kung gano'n niya kamahal yung mga libro na meron siya, kung gano'n siya ka-active sa pag-share ng opinion niya dun sa nabasang libro. And kung gaano niya nakuha yung buong story ng book, kung meron ba siyang nakuhang moral lesson, kung meron ba siyang nakuhang something na nakatulong sa kanya, something na nag-move sa kanya. So, iyon para sa akin ang isang bookworm. As per the number of books per year, siguro ilang percentage, siguro may percentage, pero sobrang baba lang, like mga 5% lang siguro. Kasi as kagaya ko, ngayon, this year, I have 50 books. Actually, every year kasi meron akong target natapos read to. Books. 50 yung nabasa mo sa isang taon? Iyon yung target ko na mabasa sa isang taon. Okay. Mm-hmm. So, pero, unfortunately, sa loob ng 3 taon na nag-start ako dun sa challenge na yon, hindi ko siya nakukumpleto. So, ang pinakamababa ko is, I think, nasa 22. Ganon. Wow, pero so, magaling, mataas pa din. Actually, ayun nga. Pero kasi, yun nga, parang kagaya ngayon, this year, ang nababasa ko pa lang is 14 books. So parang nasaan ako? Anong zero pa din eh. Anyway, sana I hope na bago tayo matapos dito, matulungan talaga kita kahit magkaroon ka lang ng isang book this year. So, ayun, being a bookworm, wala talaga siyang standard para sa akin. Kumbaga, kanya-kanya tayo eh. Yun nga, ang ano lang talaga is kung gaano niya kamahal yung ginagawa niya. Especially when it comes to books and reading. Ayun. True, true. So ngayon, ito na. I think time na natin sagutan yung main question. Meron ka bang mga parang mga tips? Di mangilan-ngilan ako dito. Okay. Isa-isay natin. Kung ito yung tanong parang, paano ko ba tatapusin yung sinimulan kong libro or yung binili ko na libro? Kasi meron ako mga biniling libro dito na yung iba naka-plastic pa din. Kumbaga na na-judge ko yung book by its cover. By its cover. Kasi hindi ko pa binubuksan. Okay lang yan. Actually, kahit naman din ako, kapag bumibili ako ng libro, I judge the book by its cover din talaga. Pero sige, let's try to be holistic dito sa main question natin. So unang-una, okay, game. Para matapos nyo na simulan yung libro, unang-una, dapat yung binili mong libro ay gusto mong basahin. Hindi mo siya binili dahil trending siya, hindi mo siya binili dahil, wala lang, sabi lang ng kaibigan mo sa'yo, maganda to, ganyan-ganyan. Pero dapat ikaw, as someone na ikaw mismo yung magbabasa, pakiramdaman mo din yung sarili mo, gusto ko ba siyang basahin? Gusto ko ba yung genre? Gusto ko ba yung buong libro? Ay, kumbaga, sa unang tingin mo pa lang naman kasi makikita mo, parang gusto ko ba itong basahin? Doon pa lang nag-judge ka na parang hindi maganda. Babasahin mo pa yung synopsis. Ayun nga, paano kumari yung likod lang yung makita mo? Parang, kumari naka-seal pa siya. Tapos, ang clue mo lang kung ano yung story ng libro is kung ano rin nasa likod. Tapos, madalas ano pa yun, yung parang mga reviews, di ba? Yung reviews ng mga magazines or newspaper. Mm-hmm. So, ikaw parang maganda siya. Mukhang maganda naman daw, sabi ganyan. Pero hindi mo alam kung ano yung buong story. Parang, paano mo siya iaano? Bibilin ko ba ito or hindi? Or sa akin kasi, kagaya ng isang pinost ko sa Threads na meron akong libro na pinost, sabi ko, every book is an adventure. Kumbaga, yung surprise element dun is, magugustuhan mo ba siya or hindi?
Pero still, kapag nagbukas ka ng libro, it will be an adventure pa rin. So sa akin, ako kapag ganun yung mga libro, yung kunwari walang synopsis, cover lang yung makikita ko, tapos nakasilpa siya, it is a risk. Magugustuhan ko kaya to or hindi. Pero syempre, asa ano, sana magustuhan ko, ganyan-ganyan. So marami pero na akong mga ano yung main selling point sa'yo nung isang book, kung ganun lang yung makikita mo? Sa yung cover, cover ba talaga? Cover talaga. Sa cover talaga. Sa title, ganyan. Sa title, somehow, oo, nagko-contribute din yung title, yung cover, and kung sino yung author. Ayan. Minsan kasi, ako may mga auto-buy author ako. Ibig sabihin, ito yung mga, pag gusto ko yung author, binibili ko na kahit hindi ko pa nababasa yung synopsis niya, tapos hindi ko gusto yung aesthetic ng cover niya, pero siya yung favorite kong author, sige, bibilihin ko na. Bibili mo pa rin. Kasi parang kinokollect mo na yun. Parang pinafollow mo na siya. Yes. So, ayun yung una. Kailangan alam mo kung ano yung gusto mong basahin para makatapos ka ng libro. So, yun. Second is, wag mong ipipressure yung sarili mo na matapos siya agad. The purpose of reading a book is to relax your mind, to unwind, and to have an adventure and to improve your imagination na rin. So, syempre, habang nagbabasa ka, you will imagine the things na nangyayari dun sa book. And hindi siya, kumbaga, wag mong i-require yung sarili mo na kailangan matapos ko siya ng ilang chapters ngayong araw na to. Especially kapag beginner ka pa lang. Ayan, so... Parang medyo same pala siya pag nanonood ka sa Netflix, no? Yung parang, kailangan ko bang i-binge watch to ng isang araw? Ay, ayan na. So, kapag kasi nagbabasa ka ng libro, para ka lang ding nanonood, 'di ba? May ibang especially sa mga streaming apps ngayon. I mean, yung Netflix, Prime Video, Disney Plus, minsan dinajudge din natin sila dun sa picture na nakikita natin. Minsan naman kapag mukhang okay yung picture, babasahin mo naman yung parang konting description na meron doon. Kapag naging okay ka doon sa cover and then sa description, sisimulan mo na siya. So same lang din yan pagdating sa pagbabasa ng libro or buying books. So titignan mo rin siya sa cover niya, titignan mo rin yung synopsis niya, and then doon mo na siya sisimulang basahin. So yun nga, kung sobrang kapal nung book, konti-kontian mo lang. Huwag mong bibiglain yung sarili mo na madami agad. Kasi hindi naman tayo nakikipagkarera sa pagbabasa ng libro. So kung kaya mo lang na 2 pages a day, 1 page a day, it's fine. As long as meron kang progress dun sa book. Tanong lang. Ikaw, ang preference mo ba is yung mas maninipis na libro o yung mas makakapal na mga novels? Ngayon, mas gusto ko yung makakapal. Parang mas masaya, no? Parang feeling mo nga kasi hindi mo siya kailangan. Parang makikisabay ka dun sa nangyayari dun sa book. Compared dun sa maninipis na parang isang short story lang to parang... Pero kasi may mga maninipis akong mga libro dito na nagustuhan ko talaga siya. Like, for example, yung A Monster Calls by Patrick Ness that was recommended sa akin ng isa sa mga bookish friends ko. So, yun, manipis lang siya. Like, 200 pages lang yan na sobrang, hindi ko masabing packet, pero basta maliit lang siya. Pero it packs a lot of stories, of scenes, of emotions, and lessons na din. So parang walang filler. Ganun, walang filler dun sa siksik story. Na siksik siya. Siksik na siksik siya. And kagaya ngayon, meron akong mga binabasa na talagang medyo makakapal na libro. Yung Game of Thrones na, actually, Clash of Kings na, yung second book ng Song of Fire and Ice na book, yung Game of Thrones, yun. Yung second book nun binabasa ko, it contains almost 1,000 pages na din. Ay, 1,000 pages pa yun? Oo, almost. Yung paperback version to? Yes, paperback to. Parang hirap pa nung bitbitin nila. Pero ano ba siya, malayo na siya dun sa ano. Napad mo naman yung Game of Thrones, di ba? Nasa season 2 pa lang siya, actually. Pero ano ba, parang... Kasi ito minsan yung nagiging problema sa akin. Parang gusto ko yung isang TV show, kumari Game of Thrones, or yung movie series na Hunger Games, kanya. And gusto ko rin sana bumili ng books noon. Pero ang problema is parang may enjoy ko ba yung book kung napanood ko na yung movie, tapos magja-jumble. Kumbaga, kumari, Katniss. Ang laging mapipicture ko ay si ano na, Si Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. So, parang hindi ako nakapag-imagine ng sarili kong version ng book. Parang anong nangyari?
ini-imagine ko yung movie by reading the book. Parang paano ko ba ma-enjoy yung book kung napanood ko na yung adaptation niya? Ganyan. Actually kasi since napanood mo na yung movie, so you have the visual ano eh, yung visual ng character, so hindi na siya matatanggal. So pag sinabi natin si Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence, yun na talaga si Tamilark, si Josh Hutchinson, kumbaga it's fine na ganun yung mangyari, at least you have the visual. Para sa akin kasi ang pinaka puso, at depende rin kasi sa libro yan eh. Meron kasi tayong mga libro na character centered or dun sa character naka-center yung buong story. Meron din tayong plot centered na dun naman sa mismong plot naka-center yung story. So, yung pagkakaiba nun is dun sa character centered, kumbaga yung story is umiikot tungkol sa kanya. Sa character. Oo. And dito naman sa plot center, yung pinaka-plot talaga, yung pinaka-sentro. Kumbaga, yung, kung dito sa character center, story yung umiikot, sa plot centered, character yung umiikot sa plot. So, pag ganun kasi, i-take natin na plot centered yung book, doon ka mag-focus ngayon sa kung ano yung nangyayari doon sa story. So, yun yung magiging sentro mo. So, kahit na kung sino man yung magiging visual character mo dun sa mga fictional characters na yun, it's fine. Pero kung dito ka sa character-centered na libro, kumari si Katniss nga or si Jennifer Lawrence nga, it's okay lang din naman. Wala namang problema yun. Pero dun naman sa tanong mo na paano mo ma-enjoy kung napanood mo na tapos babasahin mo yung libro, one thing na ma-assure ko lang sa'yo is magkakaroon ka talaga ng comparison. Hindi siya maiiwasan. Yeah, yung comparison talaga, which is para sa aming mga bookworm, napakalaking issue niyan. Parang minsan natatakot na kami sa, na... Sa Harry Potter pa nga lang, di ba? Parang ang dami ng... Ay, hindi ganyan yung sa book, ha? Parang ganyan. Oo. Ang dami. Kasi naman, ang kapal ng Harry Potter, di ba? Oo, hindi kayang yung isang movie lang. Mm-mm. So, parang... Minsan, kami na rin mga reader yung nag-a-adjust na, eh syempre hindi naman kasya yun sa isang buong libro, ganyan, ganyan. Ay, sa isang buong movie, yung isang libro na yan. So, parang, siya, sige, hayaan mo na, i-enjoy na lang natin. Pero, andun pa rin yung internal struggle na, hindi ganyan yung nangyari dyan. Oo, di ba? May mga ganyan. Doon lumalabas yung pagka-addict mo dun sa libro. Doon sa story. Oy, bakit wala si Tibbs sa Harry Potter? Yung mga ganyang details na maliit. Yun. So, ako kapag, for example, nauna kong panoorin yung movie adaptation bago ko mabili yung book or mabasa yung libro, ini-enjoy ko sila parehas. Kumbaga, tinetake ko na iba yung makikita ko dito sa movie, iba yung mai-imagine ko dito sa libro. So, dun sa ganung scenario, dun sa ginagawa ko yan, parehas ko silang na-enjoy. So, for example, The School for Good and Evil is available na sa Netflix, tama? So, nakikita ko yung libro na yan sa bookstore dito. The School for Good and Evil na book, kompleto ako niyan. Kasi gustong-gusto ko yan. Isa yan sa mga kada release ni Soman Chainani, talagang bumibili ako niyan. Walang tanong-tanong. Kahit na low budget na ako, binibili ko yan. So, nung in-announce ni Soman Chainani is the author. Nung in-announce niya na magkakaroon ng movie adaptation, I was so excited. At the same time, I was worried na baka pumalpak, hindi ito. Pumalpak. Pero the good thing naman about the movie is nandun siya. Andun siya sa set. So parang nag-guide pa rin siya. Kumbaga, binibigay niya yung gusto niya mangyari. So here comes School for Good and Evil. Pinanood ko siya. May mga points doon na medyo disappointed ako. Kasi sabi ko, hindi dapat ganito to. Pero still, I enjoyed it. And I still enjoyed the book. Kumbaga, nauna ko kasi siyang basahin, syempre. Na-enjoy ko pa rin yung movie. Kasi mahirap talaga siya. Para sa, kumbaga, kung ako yung gagawa ng movie, mahihirapan ako kasi grabe yung settings na ginawa ni Soman doon sa libro. So talagang sabi ko, paano kaya to? Paano kaya yan? Ganyan, ganyan, ganyan. So, which is somehow nagawa naman nila. So sabi ko, sige, kudos na din kasi maganda naman yung naging result. So may mga konting ano lang ako na sabi ko, sana nag-stick sila sa libro pagdating sa ganitong scenario. Hindi ko nasasabihin kung ano. Kasi ano ba siya? May sequel?
Oo. Or Ano isang siya? movie pa lang ba siya ngayon? Isang movie pa lang siya, pero hoping na magkaroon pa siya ng mga susunod. Kasi maganda yung first three books niya eh. Parang yung Percy Jackson, di ba? I-reboot nila. Sa Excited ka ba Disney, doon? oo naman, grabe yung Percy Jackson na yun. Kasi medyo Siyempre, nag-fail din yung first movie version ng ano, di ba? yeah, Tama ba? first and Masasabi mo ba? second. Agree ka ba doon? Hindi na Agree nila ako natuloy yun, di doon. ba? Hindi na, hanggang second book lang sila. Sa movie kasi sobrang laki talaga ng ginawa nilang pagbabago to the point na, para sa akin na nawala sila doon sa libro. Oo. Pero Parang feeling ko Disney may pagkaganon sila. Parang doon sa TV series na The Mysterious Benedict Society, yung book 2 nila and yung season 2 nung TV series is naiba na yata. ayun, Kung may mga nabasa mo na ba? Nabasa mo na ba yun? Actually, Pero hindi pa din naman sa yun yung isang example na masasabi ko na parang medyo stick na lang ako dun sa TV series. Para sa akin lang. Pero kung movie, ako magbibigay din ako example. Yung pinaka-disappointed ako na movie compared sa isang book na nagustuhan ko, yung World War Z, sobrang gusto ko nung book version. Tapos pumangit yung movie niya. Para sa akin, kasi nga, napanood mo na ba yung movie? Napanood ko yung World War Z, hindi ko pa siya nababasa. Yung book kasi is more on parang historical. Kumbaga parang history book siya na may zombie story. Tapos yung movie version, ginawa siyang parang ano, parang drama na action, di ba? Na parang And sobrang brutal. survival. Kasi yung World War Z na book, more on parang politics siya. Parang ano yung mga countries na kayang mag-survive sa zombie apocalypse, yung mga ganyan. Doon is more on parang naging superhero si ano, si Brad Pitt. Si Brad Pitt. Oo, Di ba? Parang actually. nahulog na siya sa lahat-lahat sa eroplano, buhay pa rin siya. Tapos siya yung nakasolve ng problem. Pero actually, it's more on kung ano yung mga bansa na nagplano ng ganito, kung ano yung mga bansa na nalugmok, ganyan. So yun lang, nag-share ko lang. Oh, I see. Pero yung gusto ko Well, yung book na ayun. yun. Kasi nakikita ko na siya eh. Kaso ang nakikita ko lang ng mga libro is yung movie tie-in cover, yung si Brad Pitt yung cover. Ayoko bumili ng ganun. Gusto mo talaga So, yung classic na book cover. oo. Ako din eh. Ayoko din nung... Kasi parang kung ano, now on Netflix tapos yung picture ng artista. Yung parang, Oo. hindi ito yung ano, hindi ito yung original na design ng libro. Parang Ayoko binili doon, mo na ayoko. lang dahil nakikihype. Parang ganyan. Oo. Ayoko. Para akong bumibili ng notebook na artista yung cover. Notebook ni Jolina. Anyways, ayun nga. Going back, Okay. pangatlo is i-enjoy mo lang yung book, yung binibigay ng book sa'yo. Kasi ayun yung magiging reason kung bakit siya magiging page turner. So, may mga libro kasi talaga, kasi kung magbe-base tayo sa review ng mga tao. Ano kasi yun eh, parang, yeah, contributing factor na baka magustuhan mo yung libro, magkakaroon ka ng idea sa kung ano ba talaga yung libro. Bottom line kasi nun is opinion nila yon. Kung baga, hindi mo pa siya nababasa. Binigyan ka nila ng insight sa kung ano yung pwede mong expect dun sa libro. Nasa sayo pa rin yun. Kasi meron akong isang book na hindi ko talaga nagustuhan. And then Ano yan? yung Ano yung title? The Unbecoming of Mara Deer. Okay. Anong ano niya? Ano yung story? Parang never ko pang... Ano siya, hindi ko kasi talaga nakuha yung pinaka ano niya kasi na-visit talaga ako dun sa character. So, para may something may ginawa silang paranormal activity and then may nawala or namatay yata yung isa and then pagdating do sa kay Mara Deer, parang bigla siya nagbago, parang meron siyang mga na-experience na hindi dapat niya ma-experience ganyan. So psychological din kasi siya. And then may nakilala siyang lalaki, so yun yung love interest niya, ganyan ganyan. So parang around dun sa lalaki dun na siya nakapag-act ng normal until dumating na naman yung mga experiences na nararanasan niya. So every time na na-experience niya yun, lagi siyang nagbo-blackout. So yun yung pinakatatandaan ko. Mara Deer is always nahihimatay. Visit na visit talaga, visit na visit talaga ako dun sa libro ngayon. Kaya sa ko, Diyos ko po, itong librong to. Wala, tinapos ko lang siya nang hindi ko talaga na-gets yung Yung parang pinaka tinapos mo lang for the ending. sake of makamove on ka na. Hindi. Ganun. Binasa ko siya for the sake na hindi masayang yung pera ko. Yung pera mo na bumili ka.
Oo. Pero maganda yung ano niya, yung kumbaga maganda yung reviews niya sa internet, parang ganun. Or Mix. talagang Mix pa mix. rin siya. Let's check ko dun sa Goodreads ha. Kasi nag-Goodreads din ako eh. Kasi, pero kasi ako talaga, hindi ko talaga siya nagustuhan. Like, sabi ko, anong nangyayari dito? Parang, eto na may mangyayari na. Tapos si Mara, Hinimatay. mahihimatay na naman siya. Sabi ko, hala, wala na nangyayari. So, yun. Sige. Check ko din yan. The Kasi Unbecoming hindi of... ko pa alam ngayon eh. Ako sa akin, personally, hindi ko pa alam kung ano. Kung may genre ba ako na gusto. Or ano. Alam mo kasi, kumari, yung mga classic, yung, ano yan, yung Sherlock Holmes. Feeling ko hindi ko maiintindihan yung libro na gano'n. Yung mga Agatha Christie, parang feeling ko ang boring naman ito. Parang mas gusto ko yung nasa modern setting or yung high, ano yan tawag? High fantasy ba? Yung parang mga Pero Game high of Thrones, fantasy. ganyan. Yes. Parang mas Mga gusto ko yung epics. mga ganun na. Or something na parang unfortunate events na medyo steampunk. Eh, tama ba? Steampunk na parang Victorian era style yung story, ganyan. So, yun. Ayan, Yun. actually, goods naman yun. So, upon checking, sa Goodreads, mataas yung score niya, like 4.03 yung ratings niya. So, mataas yun, nakakuha siya ng 4 stars. Pero ang binigay ko sa kanyang grade is 2 stars. Sobrang busit na busit talaga. Pero may Tinustars ko na lang nag-agree siya. sa'yo. May nag-agree naman sa'yo. Oo, meron. May mga 1 stars dito sa Goodreads na, ay nako, agreeing-agree din ako. So, ayun. I-add pala kita sa Goodreads mamaya. Ah, Bigay sige, mo sa akin yung sure. account. Pero zero pa yung nare-read ko doon. Walang problema. Alam mo, makikita mo yung mga binabasa ko. Pero dito kasi sa Macau, syempre, wala yung mga normally bestsellers sa Pinas. Bestsellers dito parang sobrang liit tong. Pero nandito nga yung Selections. mga ano na on Netflix. Parang kompleto yung mga ganun. Oo. Yung ano pa ba Kasi yung ano mga yan ganun? eh. Mga Basta yung yung sa Bridgerton. Oh, Yan. Bridgerton yun. Meron na siyang yung ang cover is kung sino yung artista. Ganyan. Oo, visit ayoko nang gusto Tama. kong bumili ng libro noon kasi maganda siya. I mean, nabasa ko rin kasi yan yung Bridgerton. So, nagustuhan ko siya. Kaso, noon nga, bala kong bumili. Yung first book kasi yung The Duke and I eh. Ano, yun nga, yung cover is yung artista. Sabi ko, hala, ayoko niyan. Hindi na ako bumili. Hanggang sa kinalimutan ko na lang na gusto ko siyang bilhin. Wala akong Pero hindi mo makita ng mahanap original. yung original Wala, design. hindi ko siya makita. So, anyways. And then lastly, para mas ma-enjoy mo rin, no, ilagay mo yung sarili mo doon sa mundo nila. Parang ganun. Kasi through that, parang you walk with them doon sa loob ng libro. Ganun kasi ako magbasa eh. Like, kahapon, kakatapos ko lang nung Every Vow You Break by Peter Swanson. It is suspense, mystery, psychological book. So, ganun yung mga gusto ko kasing libro eh. So, first chapter pa lang, na-hook na ako. Like, ang dali niyang basahin. Parang magigets mo kaagad kung ano yung gustong palabasin ng author. Mararamdaman mo yung place, mararamdaman mo yung nararamdaman ng mga character. So, kumbaga, yon, isa yon sa parang makakatulong din yon para matapos mo yung libro. Kasi, pag nandun ka sa mundo nila, mas madali mong magagrasp kung ano yung mga nangyayari at mas mai-enjoy mo yung pagbabasa ng libro. Parang kasama mo lang talaga sila na sa imagination mo. Naglalakad, ganyan, may pinatay na, ganyan, maramdaman mo rin yung pagpatay, ganyan. So, ayun. If para sa akin, ganun lang beginning point mo para matapos yung isang libro. Yun yung Pumasok pa din sa libro mismo. Yeah. Pumasok ka doon sa kanila mismo. And then, parang narinig ko rin kasi kanina, siguro additional ko na lang din, yun, yung sinabi mo kanina na ayaw mo sa, parang hindi mo kaya magbasa ng mga classics kasi baka hindi mo maintindihan. Yun, may mga libro kasi, especially the classics, na mabibigat yung mga words na ginagamit nila. Parang factor din yon. Kasi minsan parang, gusto ko magbasa, tapos ang nakuha mo libro kay Shakespeare. So, sobrang hirap niyang Oh, intindihin. Shakespeare. Or yung Bigla ka parang nag-open. ano, ano yun yung kay Dante? Dante's Inferno. Inferno. Ayan. Yun. So, kung pag mga ganun naman yung mga kinuha mo, ma-overwhelm pa naman ano na nangyayari dito. Pero, doon sa review ng ibang tao, sinasabi nila, maganda daw. Pero pagdating sa'yo, parang, paano nila naintindihan to? Hindi ko na alam. So, hindi mo siya na-enjoy. So, di Ayan ba? yun. Parang, ang pinakaan, yun nga, parang, isa sa mga main point ng pagbabasa is ma-enjoy mo siya. Hindi yung ma-stress ka dun sa libro na yun. So, it doesn't matter kung
children's book siya. So hindi ko kailangan i-judge yung sarili ko kung nagbabasa ako ng children's book kahit... Oo naman. Oo naman. Parang isa kasi mas... Actually parang hindi naman yung ano ah, yung sobrang children's book na parang Dr. Mm-hmm. Seuss ganyan. Pero kasi alam mo, children's book naman, Harry Potter children's book naman yun. Yeah, oo. Unfortunate Events. Hindi ka i-judge ng ibang tao sa kung ano yung binabasa mo. Ang ano dun is, ikaw yung nag-i-enjoy. So, ayun, parang bakit maiisipin yung... Yan, diba? Bakit maiisipin yung opinion ng ibang tao kung yan yung pinabasa mo? Ako, nag-i-enjoy ko naman. So, wala silang ano doon, wala silang magagawa doon. Nag-enjoy ka eh, nakakapag-unwind ka, nakakapag-distress ka. So, pakialam mo parang ganun. So, yun. Napansin ko the past few days nagbabasa kasi ako ng yun nga yung The Giver. Yun yung ating main character ng libro ngayong podcast na to. Nababasa ko lang siya ng maayos kapag binubuksan ko yung lamp ng kulay dilaw yung ilaw. Hindi ko alam, parang nakakadagdag siya sa ano, sa ambience, parang ambience ba na parang mas nare-relax ako magbasa kapag yung ilaw is dilaw. Yeah, actually I agree with that, na meron tayong mga certain situations na kailangang ma-meet bago tayo makapag-focus ng maayos. So yeah, ako naman ang kailangan ko lang is tahimik na room, or kahit ako lang mag-isa dun sa room na walang dumadaan sa gilid ko, sa harap ko. Ayoko ng distractions kapag nagbabasa ako ng libro. Makapagbasa lang ako ng libro ng maayos kapag nandito ako sa loob ng kwarto, wala akong kasama. Pero nagbabasa ka ba ng nakahiga or nakaupo, kailangan nasa desk, ganyan? Lahat ng position. Meron nakahiga, may nakadapa, may nakaupo. So yun. Pero sa bus, kaya mo magbasa? Habang sa umanda, bus, kotse or bus or train or LRT, ganyan? Kapag sinamahan ko ng audiobook, ayun, makakapag-focus ako kapag may audiobook ako, kapag nasa biyahe ako. Pero yung sabihin mong wala akong audiobook, magbabasa lang ako ng ganon, tapos ang ingay pa ng mga kasama ko sa bus or sa isang sasakyan, hindi ako makapagbasa nun. Speaking of audiobook, nakaka-out mo ba na nabasa mo yung libro kung nakinig ka sa audiobook? Yeah. Hindi, kasi, ang ginagawa mo ba is bibilin mo yung libro, babasahin mo siya kasabay habang nagpe-play yung audiobook? Yeah, oo. Ganun. Kasi ako, kinakount ko pa rin siya as nabasa ko siya kasi even though merong nagbabasa para sa akin, ako pa rin yung nag-a-analyze kung ano yung nangyayari. Imagination ko pa din yung gumagana. Kasi pa pwede pakinggan ko lang siya as a background noise. Pero hindi ko siya maintindihan. Ah, so parang kita mo nonsense pa rin yung text, ganyan. Parang fina-follow mo talaga yung text the way binabasa yung audiobook. Yes. Binibili mo yung audiobook? Hindi. Ayaw. Okay, lagot pirate. Pero may mga apps ako na kumbaga nag-subscribe ako sa ibang audiobook apps na legal siya. So parang yun. Hindi pa, may bayad naman siya. So minsan nagbabayad ako, minsan pag parang Netflix for audiobooks kaya. Pwede ko namang idire-diretso yung subscription ko. Kaso kasi minsan may mga times na nagkakaroon ako ng reading slump. So ito yung mga time na kahit anong gawin kong pagbabasa, walang pumapasok sa utak ko. So, hindi ko makaalis sa isang page. So nasasayang yung subscription ko. So kinakancel ko ulit siya para hindi, alam mo, para medyo makatipid na konti. Pero kapag alam kong nandito na ulit ako sa, okay, game na, kaya ko na ulit magbasa. So yun, kapag meron dun sa app na yun, yung Scribd, kapag meron doon, kung meron doon na book na binabasa ko, yun, nagsusubscribe ulit ako. So, yeah. Try ko nga ulit. Eh, ito naman. So, kasi parang sa akin, kung gusto mo talagang basa ng libro, may physical na libro. Pero open din ako sa idea na bumili ng ano, yung e-book, tapos meron kang ano, Kindle. Kindle, yeah. Meron kang Kindle. Planning to buy. Tingin mo magandang ano siya? Magandang investment siya para sa isang book. Actually, di ba before meron akong Bookify na stream. So tinanong ko yan. Kasi yan sa mga tanong ko sa lahat ng mga nagiging guest ko. What are the pros and cons of having a Kindle or reading e-book? Yan, ganyan. So sabi nila, okay naman daw ang Kindle or ang e-book kasi nga madadala mo siya anywhere.
kumbaga portable siya. Kumbaga, kung gusto mo lang na magbasa out of nowhere, pwede mong bunutin yung Kindle mo or mag-phone ka, pwede magbasa ka. Ayun, goods naman ang e-book. I mean, even the author, yung mga authors na ano, nagre-release sila ng mga e-books na binabayaran din. Kasi nga, eto na tayo na sa na kumbaga yung technology is, eto na, kumbaga, ano na tayo talaga sa technology era na we can't live without technology. So, it's good naman. Pero, ang ano naman nun is, yung cons naman nun, syempre, mag-suffer yung mata mo. For example, you're in a moving vehicle and then you read Kindle. So, medyo umaalog-alog siya. So, alam mo, medyo yung Kindle, di ba meron siyang, yung parang sa eye something eye support. Na, na hindi siya masakit sa mata compared sa iPad. Oo, meron. Meron si Kindle na ganun, which is a good thing. So, parang talagang ginawa niya lang na, kumbaga maging comfortable lahat ng readers na bibili ng Kindle na makapagbasa rin talaga. So, I like the idea of it actually. Kaya gusto ko rin bumili ng Kindle eh. For the physical book naman kasi, well, of course, physical book is physical book. Kumbaga, you can touch it, you can sniff it, you can... Oh, yung amoy talaga eh. Oo. Amoy ng libre. Yes. Yung, pwede mong i-annotate yung book mo, pwede mong sulatan, pwede mo siyang gawing personalized. So, it's up to you kung ano yung gusto mong gawin sa libro. Ang cons is, syempre, mabigat siya. Dagdag siya sa bigat ng dalahin mo. Dagdag siya sa space ng dalahin mo. And... ayun, parang kumbaga balancing between the pros and cons of Kindle and book. Nasa sayo na yon kung ano yung mas prefer mo. Pero ako kasi by situation kasi ako eh. So minsan hindi ako nagdadala ng libro pero meron ako sa phone ko na ebook and audiobook na naka-ready na. Alam ko pwede kong basahin anytime. Pero kapag kumare may konti pa namang space dun sa bag ko, kumbaga, minimake sure ko na meron ako kahit isang libro na nakasiksik. Para lang, alam mo, meron akong bao. So, yun. Ayun. Okay, yan. So, tuloy tayo sa next topic natin, which is, eto kailangan mo magsabi ng totoo. Gano'ng karami na yung libro na meron ka ngayon? Tsaka, paano mo siya, di ba? Ano tawag doon? Paano mo siya dinidisplay in store or paano ba siya? Ah, okay. So, last inventory na ginawa ko is around 150 to 170 na siya. Yung on hand ko. So, may mga parating pa ako. Ayun. So, 150 to 170 books yung meron ako dito. And I think 30% pa lang nung buong shelf ko yung nababasa ko. So, may 70% pa akong yung 70% pa ako yung nababasa. Ayan. Pero anong ginagawa mo dun sa books na nabasa mo na and parang okay na ako dito, hindi ko nababasahin ito ulit? Tinatabi ko lang ba sila or do you sell sometimes? Hindi pa ako nagbebenta, nakatabi lang sila dyan. Kasi yung mga libro ko, I treat them as my babies. Ayan. Oh yes, parang, meron ka ng more than 100 something na babies. Na anak. Na may paparating pa. Oo, may paparating pa. Hindi natatapos ang paglago nila, pagdami nila. Pero yeah, hindi pa ako nagbebenta. Though, parang mas gusto ko siyang, siguro if gusto kailangan ko talaga mag-let go, may mga books ako dito na willing akong i-donate sa mga library. Parang mas gusto ko siya kaysa ibenta ko pa siya. Kasi nagamit ko na siya eh. So, magiging masaya siguro ako kung madodonate ko na lang siya and mapakinabangan ng mga bata sa library na mabasa nila yung mga libro na nabasa ko na. Pero yun nga, as for selling de, parang hindi ko kaya. Lagi kong kahit gipit na ako, yung sabihin natin kailangan ko ng pera, hindi pumasok sa isip ko na ibenta ko itong mga libro ko. Kasi may personal touch na sila galing sa akin. Kumbaga, talagang masasabi kong ay akin to. Hindi po pwedeng may ibang magmay-ari nito. Ganun. So yun. Kung paano ko naman siya inaayos, by author ako. By author. Kunwari, for example, meron ako ditong collection. Kunwari si Soman Chainani, yung School for Good and Evil. Lahat ng libro niya, except dun sa latest niya, meron ako. So naka-store siya sa isang side and then sumunod yung kay George R.R. Martin, yung Game of Thrones niya, ayan, may isa din dyan.
Meron din akong Harlan Coben na medyo malaki na din yung nati-take up niyang space. Meron din siyang space for, ayun, meron din siyang sarili niyang space. Then, kumbaga by author ako, gano'n, nag-i-store. So, pero kapag kunwari may mga stand-alone ako dyan, so sama-sama din sila dun. Stand-alone, dyan lang kayo. Pero kumbaga, may isa kang malaking shelf, bookshelf? Or... isang malaki siya na... Sakop ba niya isang buong pader mo? 3/4 nung pader namin. Pero kasi medyo maliit lang siya. Medyo punggok lang siya. Kaya ano, hindi siya yung from floor to ceiling na bookshelf. Ayun. Siguro mga apat na ano lang siya, palapag. Ayun. Tapos malapad lang siya. Kaya medyo marami ako na i-store. Okay. Ayun. Ito, isa pang ano, sa mga bookstores na binibilan mo, makapagbigay ka ba ng ano, ng parang opinion mo kung parang aling bookstore yung okay pag sa mga ganito or itong bookstore parang kung gusto mo talaga mahanap yung gusto mong libro or itong ganyan. Guess mo, okay. Yun. Kumari, sa national, dito natin mahanap yung mga mostly Pinoy books, di ba? Yung parang Pinoy publish. Ganyan. Pero kapag sa fully book, naabutan mo yung power books? May power books? Yeah, naabutan ko din yun. Sa Mega Mall ako dati nakakita. Pero wala na ba yun? Parang wala na siya. Fully book na ngayon yung pinakamal. Napansin ko, parang nag-downsize yung mga bookstores. No? Parang dati, sakop nila yung space ng isang... Parang malaki yung sakop nila sa isang ano, sa isang mall. Ngayon, isang stall na lang sila madalas. Yeah, actually... Hindi ko alam kasi lately talagang lumalaki yung prices ng mga libro. Like literal na ang mahal na niya. And some bookworms, they considered reading a book or buying a book a privilege na. So ganun na siya kamahal. And parang nakakalungkot lang na ganun yung nangyayari. Dahil lang sa nagkaroon tayo ng pandemic and then after that, parang hindi na nakarecover. Hindi na bumaba, no? 1,000 yung isang libro. Bumili ako ng last time sa fully book nung isang Junji Ito na Oo. 1,000 something to 1,200. Mahal yan, Junji Ito. Mga ano niya, mga manga niya. Sobrang mahal na niya. Kaya parang ngayon medyo nakakalungkot din na konti lang yung nagiging readers kasi nga ang mahal ng libro. Pero ayun, wala tayong magagawa. So mahal na talaga yung hobby ko, yung gusto kong gawin. Pero somehow satisfied pa rin naman ako. May mga ibang bookstore naman kasi na nagbibigay ng sales. So yun, dun na kami kumukuha ng opportunity para makapag... Saan ang store ngayon naman? Online ka na ba ngayon bumibili? Yeah, oo. Online ako ngayon. Bihira ako makapunta. Masishare mo ba? Or ano to? Hidden secret ba? Ay, hindi naman. Hindi naman. So, para sa mga kasi, gustong bumili, mag-invest sa libro, ano? So ako personally, kung mag-i-invest kayo sa libro, mas maganda kung sa bookstore talaga. I mean, doon kayo sa physical bookstore kayo pumunta para nakikita nyo yung condition, kung maganda ba talaga, nakikita nyo kung forfeited copy ba siya, or reprinted copy. Reprinted or forfeited copy. Ito yung mga copies na nireprint lang from PDF and then gumawa na. Meron ako ditong isa actually. Pinadalan din kami na isa niyan yung ano yun, nakalimutan ko yung title libro. Pero nagulat ako kasi meron kaming copy na hardbound. Tapos ang pinadalan kami galing Pinas, paperback. Tapos ay ko bakit parang sinerox. Yan. Mga reprinted copies. Uso yung ganun. Oo, kasi mas mura siya. Mas mura kasi siya and mas yan yung natatangkili. Kasi syempre, sa sobrang mahal talaga ng original book, hindi ko masisi yung ibang tao na. Parang siguro kinoconsider na lang nila na libro lang din naman, parehas lang naman yan. Pero sa aming mga, sa akin, parang hindi ko siya matanggap kasi ano siya, kumbaga impostor siya, ganyan. Kumbaga bumili ka ng pirated na DVD. Parang ganyan. Parang nagtsaga ka sa low quality. Ayan. So ako,
Actually, yung book na yun is binigay lang sa akin kasi may, yung meron akong kapitbahay dito na ano na bookworm din. So, minsan bumibili ako sa kanya ng mga libro. So, binigay niya yun as a freebie kasi ayun yung first book nung binili kong book. So, sabi siya, binigay ko na lang sa'yo. Pero sinabi niya sa akin na reprint copy nga lang siya. So, kasi sige, okay na yan. Kaso nung nakita ko siya, parang ayoko siyang basahin kasi parang hindi ko siya mafe-feel. Kahit gustong gusto ko yung libro. So, ko, hindi talaga. Parang kahit nakaprint lang yung text. Parang, ano, quality naman ito. Parang hindi pa yung, hindi pa siya yung HD version. Oo. Eh, sabi ko nga siguro i-e-book ko na lang. Parang mas gusto ko pambasa ng e-book kesa sa reprint copy. Pero, yeah, going back, punta kayo ng bookstore talaga para makita niyo yung physical book, para maramdaman niyo rin kung worthy pa siya, tingin niyo ba, okay siya, ganyan, ganyan. So, ako kasi pag nagpupunta ako ng bookstore, meron akong mga ritual na ginagawa. So, yung una, parang hahawakan ko lahat ng libro, kung saan ako matapat, parang, ay, ito, parang nakikipag-usap siya sa akin. Kung ano yung meeting tab, yun eh. yan, ganyan. Saan ka normally unang pupunta? Fully Book, National, Book Sale, or ano pa ba? Ano mga sikat ngayon na? Parang yung tatlo lang ang, or wala na rin bang book sale? May book sale pa. May book sale pa. May mga book sales pa naman. So, dito kasi walang Fully Book dito sa lugar namin. Pero merong isang mall dito sa SM Calamba, meron doon National Bookstore at saka Book Sale. So, between the two, ang una kong pinupuntahan si Book Sale. Yeah. Okay lang sa'yo so, na second hand yung book. Yes. Actually, mas gusto ko yung mga books na tanned na, yung brown, yung nagtatan na yung, yung naluma na. Kasi mas mabango siya para sa akin. Yes. Oo. Mas mabango siya para sa akin. Tapos maganda pa, parang kumbaga yung condition ng book niya is medyo may pagka-brand new, yung walang spine crease, pulido pa yung covers niya, tapos talaga ang pinaka-problema lang niya is yung tanned pages. Okay na okay sa akin yun. Ayun, so between NBS and book sale lang una ko pupuntahan. Pero, kasi sa tatlong yan, pinaka-list ko talaga is National Bookstore. Kasi, hindi ko na nagugustuhan yung service nila. Like, for example, yung Percy Jackson na binanggit ko kanina, sabi ko, nung una kasi wala sila doon, sabi ko, pwede niyo po ba akong i-inform kung meron na po, kung meron na po kayong stock. So sabi, sige, lagay niyo na lang po yung number niya dito and then we'll contact you kapag meron na. So siguro after 1 week, wala akong na-receive na message or message, tawag sa kanila. So ginawa ko, dahil nga nakatanggal lang sa akin yung pera, regalo sa akin yun. Pumunta na ako ng NBS and then to find out na meron na pala silang copy. So sabi ko, hala, ba't wala nag-text sa akin? Tinanong ko, ba't po hindi niyo ako in-inform na wala, may copy na po pala kayo? Sabi niya, ay sir, sorry po, medyo marami lang pong ginagawa, blah, 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 and ganyan. So hindi lang yan yung first time na nangyari sa akin. So maraming beses ko na binigyan ng chance yung customer service ni NBS, kaso wala talaga. wala talaga. Sabi ko, sumuko na ako. So kung sa pwede ka magpa-reserve, di ba? Pag may nakita kang book, tas di mo kayang bilhin kagad. Pwede mo ipatago. Na-try pwede. Mo rin. Ako mismo nagtatago. Nilagay ko sa at tinatago mo sa sa likod ng bookshelf. Sa pinakadulo, sa pinakataas, kasi matangkad ako eh. So, sa pinakataas, di hindi nila masyado maaabot yun. Ayan. Medyo masama yung ugali. Mabalik ako nandun po. Nandito po. Hindi po nakukuha. Pwede binili ko na. Ayan. So, second na ano is yung book sale. Yan. Kasi unang-una, dyan ko na-build yung bookshelf ko. Yan. Karamihan ng libro ko sa bookshelf ko galing po ng book sale. Ayan. So, si book sale kasi, tinuturing ko siya na parang treasure chest. Kasi parang pag pumapasok ako dyan, syempre mga luma na yung mga libro. Minsan may mga bago rin naman. Pero yan yung bookstore kung saan talagang inuupuan ko yan para lang makakita ng mga gandang books. Talaga naglulupagi ako doon kasi diba meron sila mga hanggang sa pinakababa. Lahat yun, ng buong pader nila libro. Oo. Hinahalukay ko yon para lang makita baka meron pa ako ditong magaganda makita. Tsaka si Book Sale kasi, mahilig silang magbenta ng books na yung series, tapos hindi kumpleto sa kanila. So hanapin mo yung sa ibang book sale pa. So yun, dahil dyan sa book sale, ang dami ko napuntahan book sale, nakakumpleto ako
ng mga series dyan. Ayun. So, tapos sa bookseller din kasi minsan makikita yung mga hard to find books na mura mo lang makukuha sa kanila. So, napaka-steal. So, yun. Kung gusto niyo talaga magbasa, I recommend Book Sale kasi nag-sale sila ng books dyan na around 25, 75, 100, 120. So, hindi naman din kasi natin kailangan na yung mga trending books agad or yung mga famous books agad yung bilhin natin. Mm-hmm. Diba? Parang for the sake of reading, actually dyan pa nga minsan makakakita ng mga underrated na authors. Ang galing yung magsulat na ito, ganyan. Na hindi nabibenta sa mga mainstream. So, yun, parang book sale is a must talaga para sa akin. Pag may book sale, automatic pumupunta ako dyan. So, yung third bookstore na gustong-gusto ko is yung Big Bad Wolf. Though, hindi talaga siya yung everyday bookstore na open. Kasi nga, parang may limited time lang sila. Pero, parang ano yung siyang Big book sale. Bad Wolf? Para siyang expo, di ba? Oo. Na parang dumadala, galing Thailand ba? Thailand sila, di ba? Malaysia. Alam ko Malaysia. Tapos, sila. Paano yun? Pag pumunta sa Pinas, ano yun, parang 3 days, ganyan. Hindi sila. Or talagang mag-open sila ng buong month, ganyan. Parang 2 weeks yata. Itong last na pinuntahan ko, oo, 2 weeks. 2 weeks yata sila dun sa World Trade nga ba? Hindi, PICC Forum 10 pala. Sa PICC Forum 10, oo. So, yun, mga mura din yung books nila, especially nung hindi pa nagpa-pandemic. Kasi unang punta ko ng Big Bad Wolf, before pandemic, year 2020 before pandemic, January yon, hindi ko makakalimutan. So, bumunta ako doon sobrang mura ng mga libro. Unfortunately, ang dala ko lang na is parang 800 lang yung extra money ko. So, ang dami kong gustong bilhin kasi hindi ko siya mabili kasi nga kulang yung pera ko, hindi na ako makakauwi. Sabi ko sa susunod na mag Big Bad Wolf, pupunta ulit ako. Then pandemic happens. So this year na lang sila ulit. Ah, hindi. Nagbukas pala sila online sa Lazada. So nagkaroon sila ng Lazada account. Yun, nag-ano din ako doon. Nag-order din ako doon. And then parang nagbukas sila ng mismong site nila. Ang dami rin. Yun naman yung galing Malaysia talaga. Na ano, talagang bumili din ng libro doon. And then this year, ito nga nung last July. Oh, July. Nakita ko yun sa TikTok eh. Yung maraming yun. TikTokers na magpunta. Yes. Yun, pumunta rin ako noon. And ang dami ko rin nabili noon. Like, marami. Mga 8 books yata yung nabili ko that time. Ayun. So, Big Bad Wolf. And then, yung first talaga na bookstore para sa akin is Fully Book. Kasi yung service nila sobrang sobrang excellent. Kasi doon ako nakakita ng bookstore na kapag iniwan ko talaga yung number ko, kinokontakt talaga nila ako. And yung Facebook account nila, kumbaga, kung doon ka ko contact, sasagutin ka nila. Medyo matagal nga lang mag-reply, pero sasagutin at sasagutin ka nila. So, classmate ko yung isang ano doon. Ayun. Parang ano, basta classmate ko sa nung college, yung isa doon sa parang, hindi ko lang kung manager na siya, pero alam ko talaga ganun sila. Parang big deal sa kanila yung mga customers nila. Exactly, talagang alagang-alaga nila yung mga customers nila. Tapos, yung selections nila is sobrang wide. Like, may mga hard-to-find books ka ding makikita doon. May kamahalan nga lang, pero worthy naman. I mean, yung condition ng book is sobrang ganda talaga. Like, brand new talaga. Walang mga creases. Naka-plastic cover pa sila, ganyan. And, yun nga, parang yung staff nila, lahat ng Fully Book na napuntahan ko, lahat ng staff nila sobrang grabe sa customers, grabe yung ano nila, yung pagiging hospitable nila sa mga customers. Kahit ang dami well versed sila sa mga books na binibenta nila. Oo, alam nila kung available or hindi. Mm-hmm. Grabe yun. So kung ilan, tinya ko saan makikita, alam nila. So yun. Yun yung apat na bookstore na marerecommend ko sa inyo. So yun. Sa online naman, minsan ko sino-sino lang sa online eh. Like, kailangan ko na talaga makita na okay yung book, na hindi siya sira, na original copy siya. Oo. So, it doesn't matter kung second hand siya or original. Basta afford ko. Ayan, go. Basta maganda yung condition. Ayan. Yun. Dahil dyan, so magbibigay tayo ng, ano tag dito? Book suggestions by genre. Ako, pag lang may mabibigay ako, saka lang ako magbibigay. Kasi hindi masyadong malawak yung listahan ko ng mga nabasang libro. Sige, let's go. Okay, simulan natin sa fantasy. Amateur Calls by Patrick Ness. Crime novel. Crime or mystery, novel. Ganyan.
Hala, marami ako sa crime or mystery. Pero siguro 6 Years by Harlan Coben. Okay. Next, ito, romance. Romance, wait lang. Sa romance, parang ano ba to? Nagbabasa din kasi ako ng mga LGBT books pag wala akong magawa. So, Ikaw, ano mo, yung parang masasuggest mo sa mga listeners natin? All Your Perfects by Colleen Hoover, Without Merit, Colleen Hoover, sorry, and nasa na yung isa? Not Pretending Anymore by Penelope Ward and V. Keeland. Ako sa romance, maybe magbibigay ako ng isa. Ayan. Hindi ko Sige. alam, romance ba yun? Para kay B ni Ricky Lee. Ay, oo. Medyo kakaiba yun. Medyo ano rin yun eh, fantasy din. Okay, young adult. Young Ganyan. adult, Percy Jackson, young, ay hindi pala, wait lang. Ano pala yung middle grade pala yan? Dash and Lily's Book of Dares, at tsaka, ano ba? I think yun lang yung maganda sa young adult ko, I think. Sa young adult, parang may mga gusto kong basahin pero hindi ko pa actually nababasa. Like yung ano, yeah, consider ba young adult yung ano, yung mga John Green, yung mga libro. Oo, Ayun. Pero actually John. yung Hunger Games din, consider young adult din. Young adult, pero more on dystopian kasi yung ano Dystopian, niya. ah. Okay, next. Graphic novels. Alice in Borderland at saka 13. Ay, meron akong 13 pero hindi kompleto. Meron akong Kompleto. libro ngayon pero hindi ko pa siya nababasa. And hindi ko pa siya Ano? napapanood sa Netflix ni Mona. Alam mo yun, ni Ay, Mona. Ano siya? Para hindi. siyang compiled na web comics pero ginawa na siyang ano animated movie sa ano Netflix Ooh. ni Mona. Check ko mamaya. Hindi ko pa siya nababasa pero isa siya sa mga isusunod ko kasi ang dali niyang basahin. Kasi nga web, 'di ba webtoons yung parang three ano na. Okay, Sige. next. Check ko din yan. Non-fiction, nagbabasa. Non-fiction. Isa lang yung nabasa ko na non-fiction. Finding Chica by Mitch Albom. Iniyakan ko yung libro na yan. Grabe yan. Oh, si Mitch Albom, naalala ko yun nung high school ako, yung Tuesdays Just with This with Morrie. Mori. Ayun, nabasa ko din yung book na yun, pero parang hindi ko kaya yung mga ganun libro masyadong emotional. Oh, grabe yan. Pero Iniyak. ano yun, di ba? True to life yun? Or Oo. fiction? Oh, so, Non-fiction. okay, yun yung abag ko dun sa non-fiction. Ito, horror or suspense thrillers? Horror suspense thrillers. Paano ba? Medyo, ano to, wala. Sa suspense, parang konti lang yung ano ko dito. More on Harlan Coben. Behind Your Eyes by Sarah Pinborough. Okay. I-ano ko yan, lahat nung sinabi mo sa podcast na to. I-re-review ko na lang, tapos ilista ko lahat. Sana mahanap ko Sige. dito sa mga. Kaya Tapos, mo yan. sige, bago yung huli, ano muna, children. Tama na lang, Children. children's book, kasi kailangan ko ibenta yung, ano, yung favorite kong book. Children's book, A Little Prince. Or The Little Prince, sorry. Ah, The Little Prince. Yung book na yun, isa yun sa mga una kong hiniram sa library yata. Kasi ang nipis Yes. niya. Tapos doon ko naalala yung ano, yung ahas na nasa loob niya yung... Ay, ano yung boa constrictors may elephant sa loob. Di ba? Yun yung ano doon. Sa akin, Maganda yan. syempre, yung Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events. Hindi ko po masyadong sabi na kung maganda yung isa pa, yung All the Wrong Questions by Lemony Snicket. Tapos, Yeah, isama ko na go. din tong ano, yung The Giver, meron siyang apat na lista, nakalista sa ano, sa series niya, yung The Giver, Messenger, San Jacob, ano yung isa? Kalimut ko yung mga apat. Basta yun yung mga bala kong tapusin na una, o unahin ko ganyan. Kaya Okay, yan. next, local or Pinoy? Local Janus Silang series. Yung Ayan. Janus Silang ba, ano siya? Comic siya or... Meron na siyang ano, para meron na siyang comic version. Meron din siya no written na Written version. version. Oo, yung Nakikita ko pure ngayon words. lagi kay ano, si Mervin Malonzo ba yun? Tama ba? Alan. Yung author nun, si Mervin Malonzo, or siya yung Hindi. artist? Si Baka sa Edgar Garcia. drawing yung si ano, Oo, si baka. Mervin Malonzo. Sa akin,
Ang masasabi ko lang mga babong na libro. Ay, oo, babong. Sa Yes, lokal. grabe yan. Tsaka, Sino pa ba mga Pinoy books? yung high quality, kasi yung iba, alam mo, di ba, yung parang Sa Wattpad Wattpad, yeah. inspired, ganyan, or And then ako. yung parang si, ano yun, Jay Panty. Medyo ano Luwalhati yun eh, yung, Bautista. ah, oo. Sila na Luwalhati Bautista. Sina Yung mga Ricky Lee. classic. Yan. Oh, Ricky Lee, meron akong ano niya, yung scriptwriter, yung Triptych Yapo, scriptwriter's manual. Ayun. Tapos, ano pa ba? Kasi yung nakikita ko sa bookshelf ko, puro mga, ano, mga geography books, halos. Art Ay. books. And kung novel, eto, classic, yung classic, last genre na to. Classic? Wala kasi ako masyado, hindi pa ako nakapagbasa na. Pero meron ako ditong, ano nga yan, Grimm's Fairy Tales. Yung ang book ko is from Classic Collins. And then, meron din ako ito ba yung dito. Parang medyo morbid yung version? Yes, oo. Yung dark, dark version ng mga fairy tales. Tapos, meron din ako ditong, yung Sherlock Holmes by Arthur Conan Doyle. Ito Pero ba yung, selected yung lang. Makapal na gray yung cover? Hindi, hindi. Ano lang to? Okay. Selected lang to. Selected stories lang dun sa buhay ni Sherlock Holmes. Ayun. Ako naman may nasimulan ako. Lord of the Flies, hindi ko pa natatapos. OMG. Tapos Lord meron of... akong 1984, yung... Kay George Orwell? Oo, yung pinagbasihan ng Big Brother. Oo, grabe. Hindi ko kasi talaga, isa sa mga list forte ko yung classic. Kasi nga, yung mga words na ginamit nila dyan, medyo mabibigat. Mm-hmm. Kaya parang hirap akong i-grasp yung nalulunod ako. Tsaka kung classic lang din pala, sabihin na natin No Limit Anger. Tsaka El Filibusterismo. Oh. Meron ako dito pero textbook version. Ah, mas, yung sa ano, oo. Goods pero, kasi yan. Gusto ko makahanap ng novel version na parang maganda meron. Yung book copy. Pero ang meron, nakukuha meron. Ko yung may, ano, yung may work, ano tawag doon? Parang workbook siya na style na may sasagutan ka after chapter 1. Ay, oo. Textbook. Textbook version talaga. Mm-hmm. So, anyway. Oh, may mga novels. Sige, i-update ko na lang kayo kung natapos ko na yung The Giver. Kung gusto niyo ako i-follow yeah. sa Goodreads. Follow ba yun o add or ano? May follow. Goodreads ako. Wait, mahanap ba nila ako dito? Ang Goodreads account ko ay Chikoy Domingo, yun lang. Hanapin niyo na lang. May isa akong fina-follow pero wala akong friends. And yung libro ko ay isa pa lang, yung The Giver by Louis Lowry pa rin. 66% done na pala ako, malapit na. Gusto ko siyang gamitin yung Goodreads kasi parang pag tinype mo yung page number, malalaman mo kung gano'ng katagal ka naman nakausap at least alam mo na kung matatapos mo na ba or hindi. Pero anyway, dito na nagtatapos mm-hmm. yung podcast natin. Thank you, Raijin, sa pag-guest. Alam ko ikaw yung number one ano dito kapag ang pag-usapan ay libro. Ganyan. Sana next time makapag-guest ka ulit, tignan natin kung ano, kung meron pa tayong pag-usapan to sa mga books and stuff. And kung iba pang mga topics, siyempre. Meron ka bang ipopromote bago natin i-end yung episode? So yun, first of all, thank you din Kuya Chikoy for inviting me to be your guest dito sa podcast mo. It's such an honor na ma-share ko din yes. kung ano yung mga ginagawa ko when it comes to books. And may share ko sa inyo yung kung paano nga ba kayo makapagtapos ng mga libro na nasimulan nyo na. So I hope it helps. Ayun lang, just follow me at Instagram at saka sa Threads at Mark Q, M-A-R-K-Y, tas apat na U, and then underscore. So yun lang, sa Facebook naman hindi ako masyadong active. So, doon na lang siguro sa Instagram and then sa IG. And then sa Goodreads, Raijin, yung pangalan ko sa Goodreads. Ayun lang, if ever na meron kayong mga questions about books pa, siguro next time, sana masagot ko din. Ayan, itanong nyo lang sa akin doon sa IG ko or sa Threads. I-tag nyo lang ako or mention nyo lang ako. Walang problema sa akin. So, yun lang, Kuya. Thank you. Yeah, thank you. Ako din mag-ano ako, coming soon siguro sa TikTok or sa Reels. Gagawa ko ng parang book review series. Yes,
Kala mo maraming Gusto ko bubasa dito. yan. Pero nauuso kasi yung mga ganun, yung mga mabilisan, mga 1 minute reviews ng mga ganyan. Oo. Para rin ano, Bala ko rin. ma-document ba yung ano, yung mga kung nakapagbasa ba talaga ako. Kasi gusto ko talagang mabasa na tong mga naka-display dito na libro sa bookshelf namin. So yun, as Gusto ko always, yan. thank you sa pakikinig ng ating episode for today. Go na sa pag-follow ng The Boy Podcast at pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps. We're moving to our own YouTube channel para sa The Boy Podcast. All the episodes of this podcast will be uploaded daily on our new channel every 3 p.m. Patapos na dun yung old episodes mula ng season 1. So, siguro next month, sabay na yung upload natin sa YouTube and sa mga ano podcast apps. So, punta lang kayo sa podcast.boy.com/YouTube and subscribe na din kayo kung gusto nyo. Follow our official Instagram account at The Boy Podcast para update kayo sa mga news and updates ko doon. Other Buhay content like vlogs and gaming videos are available on YouTube. Visit nyo lang yung channel.buhay.com and mag-subscribe na. Follow nyo na din yung The Buhay page on Facebook para sa iba pang mga TWP news. Kung may comment, suggestion o any reactions kayo tungkol sa episode na to, tag nyo ako sa Threads, Twitter, aka X, Instagram, TikTok, Humo, or YouTube at Chikoy Buhay with the hashtag, #TheBuhayPodcast. Or email nyo ako sa chikoy@buhay.com. Kung gusto nyo mag-send ng tanong nyo, kasi naubos na yung mga tanong natin, send nyo lang yan sa Buhay Tanong Lang. Just visit tanonglang.buhay.com and fill upan nyo dun yung form kung meron kayo tatanong. And sasagutan ko yan sa mga future episodes. Please magtanong kayo para meron tayong mga bagong sasagutan sa mga future episodes. So yan, new episodes of The Buhay Podcast is available bi-weekly every Wednesday and Sunday at 3 p.m. Thank you and bye guys! Bye bye guys!